ang basis ng isang judge, it's, ang judge kasi, wala siyang authority na magbibigay ng desisyon based lang sa kanyang opinion. Kailangan ang judge magbigay ng isang desisyon, it should be based on law, kailangan may batas, based on evidence, based on facts. Ano bang magiging basehan kayo, Mark, ng huwes sa isang kaso para magbigay ng sentensya sa kulungan? Hindi dahil ayaw ni judge na makulong kasi naawa siya sa isang tao. Wala, actually, walang awa sa ang court. In fact, if you check the symbol of the justice system, bulag ang judge. May timbangan lang siya. Di ba may timbangan? Anong ibig sabihin nun? Ba't bulag siya? Kailangan wala siya, hindi dahil based on compassion lang. Kailangan based sa law, kailangan may batas. Based on evidence, kailangan based sa ebidensya. Based sa facts ng kaso, doon mag-decide ang isang huwes. At siyempre, Kuya Mark, lalo pat sa mga ganyang bagay, doon tayo magbabase sa timbang ng ebidensya. O, ebidensya, hindi lang dahil kaibigan ni judge si yung abogado. Kumpare niya yung akusado, hindi ganon. Kailangan based on law. Hindi pwede ang judge mag-decide dahil ayaw lang niya yung abogado kasi mayabang yung abogado. Hindi pwede ganon, ha? Kailangan ang judge mag-decide, hindi lang based sa kanyang opinion. The judge will decide based on law. Kailangan may basihang batas. Kailangan may basihang ebidensya. Kailangan based on facts. Yun lang ang dapat na decision, yung basis ng decision ng isang korte. Kuya Mark, paano ang computation ng prescription period? Kailan magsisimula yung prescription period sa isang offense? From the discovery of the offense. Oh? Oh, from the discovery ng offended party or by the agent of the state. So ibig sabihin, kung hindi pa alam na may krimen, hindi pa mag-start ang 20 years, hindi pa mag-start ang 5 years. From the discovery of the case, yun mag-start ang 5 years for yung prescription of period. For example, libel. Alam mo, hindi mo alam na dinemanda ka pala ng libel, may naninira sa'yo sa newspaper, hindi mo alam. So, hindi pa mag-start ang 1-year period. Mag-start ang 1-year period upon the discovery of the offense ng offended party or by the agent of the state. At syempre, Kuya Mark, sa mga ganyang bagay, dapat talaga sino magdedetermine nga pala ng na-start na pala ang prescription period? The law. Mm. So kailangan, of course, based on law, based on evidence. Mm. Basta sabi lang na batas, hindi, yung prescription of period, mag-start lang yan pag na-discover na ng offended party ang isang kaso o isang krimen na nangyari, tapos hindi pa rin siya nag-file ng kaso. So ibig sabihin, ano mo oral lesson dyan, MJ? Kailangan, kung may basihan ka, mag-file ka ng kaso, hindi pwede na ipabukas mo pa next year na, next month na, after 2 years na, kasi kung gawin mo yan, madelay ang kaso. First, pwede may prescribe ang kaso mo. Or second, kahit hindi pa may prescribe, it will affect your credibility as a witness or as a complainant. Mm. Ang tanong, bakit kayo kailan nag-file? After 2 years, bakit kayo kailan nag-file? Of course, ang prescription, 20 years. Rape case, 20 years, for example. Ang tapos, nag-file ka ng kaso after 5 years. So, hindi pa prescribe. Pero ang tanong, bakit 5 years ka pa nag-file ng kaso? It will affect your credibility as a witness. Bakit ngayon ka lang nag-file? Bakit after 5 years doon ka pala nag-file ng kaso? It should be filed immediately upon the commission of the offense. Yun ang moral lesson dyan, MJ. Alright, thank you, Kuya Mark.